Hi guys! Nagamit niyo na ba si Advanced Filter? Saan yun? Data tab? And then Advanced. Usually, di ba, ang ginagamit natin yung nasa Home tab? And then, Sort and Filter, right? So, ang gagawin natin ngayon is sa Data tab, Advanced. Unang gagawin, magka-copy-paste muna tayo ng ating criteria, yung product, no? Based dun sa product, dapat mapapalabas natin kailan ba yung date of purchase niya, store, at magkano yung total sales. Saan manggagaling? Dito sa database natin sa kaliwa. Okay? Una, dito sa may product, siselect ko lang po, maglalagay ako ng list. Punta ako sa data tab, data validation. So, gusto ko kasi mangyari mamaya, magpipili na lang ako ng list, and then lalabas na yung data niya accordingly. So, ito po yung mga products natin, no? Hanggang Jewberry. Then, click OK. So, halimbawa, nag-select ako ng Mr. Chips. Dapat, sa date of purchase, lalabas yan, store and total sales. Alright? Pero bago yun, i-apply na natin si macro recording. Saan yun? Dito sa developer tab. Kung halimbawa, wala kayong developer tab, right-click po kayo sa view, customize the ribbon, and then dito sa may right side na table, dito po sa ilalim, kailangan po nakatick or nakacheck yung developer tab. Pagka naka-check na, click OK lang po sa ilalim, lalabas na po yun dito. Now, punta na po ako sa developer tab, and then record macro. Okay? Macro name, pwede kayo magpangalan kahit ano. For example, ABC. Then click OK. Ayun. Once na nag-OK ka dyan, mapapansin mo, stop recording na to. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin, hindi. Lahat ng gagawin mo kay Excel, ire-record niya. Okay? So, punta ko sa data tab. And then, advanced. Ayun. Filter the list in place? Hindi. Copy to another location. Mamaya, ah. Copy to another location. Ano yung list range? Ito yon yung gagamitin nating buong table. No? So, highlight natin siya ng buo. Ayun. And then, criteria range. Ano yung criteria? Ano yung ipapahanap? Or ano yung gusto mong ma-filter? Highlight natin ng buo yung products and Mr. Chips. Copy to saan? Ito po, i-highlight mo yung column kung saan yun lang yung gusto mong makita dun sa data. Hindi buong database yung ilalabas sa'yo, kundi ano lang yung mga column headers na hinighlight mo. Ibig sabihin, Excel, itong tatlo lang yung gusto kong data na ipakita mo sa akin. Click OK. Ayun na siya, no? Ganyan na yung magiging itsura nun. So, huwag kakalimutan, bumalik sa developer tab and then stop recording. Okay? Ganyan na yun. Ano susunod? Insert tab. Insert ka ng shape. Any shape that you prefer. Diba? Halimbawa, heart. Uy, heart. Yan. And then, halimbawa, lalagyan mo siya ng text sa loob. Diba? Right click. Right click. Edit text. Lagay mo lang halimbawa filter, no? Tapos change mo ng font color and ano ba magandang font color? Black na lang natin. Yan, lakihan mo na lang. Okay, para lang mabasa natin. All right. Oops. Okay. Yan na siya, no? So, gusto ko kasi mangyari every time na magse-select ako ng product, tapos pag-select ko ng filter, automatic mag-change tong ating data na nasa kanan. Anong limitation nito? Kailangan same sheet lang kapag kagagamit kayo ng data tab. Ay, ng data advanced or advanced filter sa data tab. So, right-click muna ako sa shape and then assign macro. Yung record natin kanina sa ABC, click OK. Yan. So, pipili ako ha, ng iba, hindi na Mr. Chips, Cloud9. Ayun, na napansin nyo, nagbago din. Diba? So, halimbawa, ito. 168 Mall Manila, diba? Yung nasa una. Then, XO. Filter. Yun, no? Albay Legazpi City na po siya. So, nag-change yan depende dun sa product na criteria mo. At kung isa-save nyo na, huwag nyo kakalimutan i-save ng file. Save as. O kung saan man, sa desktop. Ito po, yung importante sa ilalim, save as type ng macro-enabled workbook. Kailangan po nakaganyan para gagana siya sa mga susunod na pagkakataon. Halimbawa, after this, i-close nyo na, make sure na naka-Excel macro-enabled workbook po siya.
Yan. So, I hope magamit nyo siya. No? Kasi kanina nag-coaching ako, gamit na gamit siya. Nakakatuwa. So, maraming salamat guys. As always, bye-bye!